Sa isang exclusive interview, inilatag ni Vice President Sara Duterte ang mga programang iminumungkahi niyang ipagpatuloy ng papalit na Education Secretary. Sinagot niya rin kung kumusta ang ugnayan nila ngayon ng Pangulo. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Tapos ng aming pag-uusap. So how's your relationship now? I would believe we are still friendly with each other on a personal level na. Ganyan na ang paglalarawan ni Vice President Sara Duterte sa ugnayan nila ni Pangulong Bongbong Marcos na naging katiket niya noong 2022 elections. Kasunod yan ang pagbibitiw niya sa gabinete ng Administrasyong Marcos, particular bilang Education Secretary at NTF-ELCAC Chairperson. Wala pa rin paliwanag kung bakit siya nagbitiw mula sa kanya o sa palasyo. Pumunta ako sa opisina ni Pangulong Marcos at sinabi ko sa kanya, dala ko yung resignation letter ko. And maayos naman yung kanyang pagtanggap. Wala rin tugon. Nagsubukan naming hinga ng reaksyon ang First Lady na dati na nagsabing hindi nagustuhan ang pagbatikos ng pamilya ng bise sa Pangulo. Pero ang dating kapartidong si House Speaker Martin Romualdez, nire-respeto raw ang desisyon ng bise. We miss the closer interactions that we had during the campaign. But nonetheless, there's politics and there's personal and we only wish the Vice President nothing but the best. Sabi ng bise, tuloy pa ang kanyang trabaho bilang Education Secretary, lalo't wala pa siyang kapalit. May mga mungkahi rin siya sa susunod na kalihim na mga nasimulan niya na pwedeng ituloy. Hindi pa tayo tapos sa review ng grades 11 and 12 na curriculum, so kailangan natin matapos yon. Kailangan natin i-address yung employability ng ating grade 12 graduates. Yung pangarap natin na maging universal yung feeding, school-based feeding program. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatuto 24 oras.